So yung what's up mga boss, good morning po sa inyong lahat. Nandito na naman pong muli ang inyong boss Lolly Vlog, nagbabalik. Welcome back po tayong lahat dito sa Red at dito sa ating munting YouTube channel. So mga boss, tayong muli ay nagbalik dito sa Red para kumuha ng mga manok na gagamitin natin sa Manila. So ito mga boss ay ginagamit natin para sa business purposes. So ito, mga gudyong nakukuha natin dun sa mga nakakakita nung kinukuha natin dito. Mga boss, ang Red hindi po sila nag-share sa mga buyer ng mga patapon. Eka nga, may konting pintas pero hindi patapon totally. Sa pagkakaalam po ng iba, sa lahat nung hindi nakakaalam, ang Red po ay napakalaking pangalan at respetadong farm. Kilala nyo naman yung owner ng Red Game Farm, respetado po yan. Sa konting halaga, hindi po nila sisirain ang kanilang pangalan. So ngayon mga boss, tayo ay siguro ito yung last na makakakuha tayo ng manok dito na gagamitin natin. So tara mga boss, at tayo ay pupunta doon. Kukuha tayo mostly, kaya lang baka ang makuha natin dito ay puro mga Gilmore lang. So depende kung ano yung available. So tara mga boss, samahan nyo kami. Let's go! So mga boss, tayo ay nandito sa range ng Red Game Farm. So tara mga boss, silipin natin yung mga available na po pwede nating makuha. Yun nga lang mga boss, ito ay iisang bloodline, iisang kulay. So dun sa mga nagtatanong nito, siguro malilito kayo. Tatandaan nyo lang, by number, pick number. So tara mga boss, lahat ito ay mayahin. So tingnan nyo na lang, tara. So ayun mga boss, so tingnan nyo, tingnan nyo yung mga manok na ayan. Ayan, tingnan nyo mga boss. Pare-parehas lahat dyan, puro Gilmore. Puro Gilmore. Ito mga boss, lahat ng kukunin natin, isang bloodline lang. Mga bull's tag or cup, itong mga napili natin, almost lahat same. Kaya mga boss, tingnan nyo mabuti yan, lahat lang kinuha natin iisang kulay lang. So mamimili na tayo. So mga boss, ito na ha. Ito na yung ating pick number 1. So mga boss, ito, hindi na kayo mahihirapan magtatanong sa akin kung anong bloodline. Dahil ito, lahat ng kukunin natin dito ay pare-parehas lang. Pare-parehas lang, iisang bloodline lang sila. Yan. Ang karamihan ng edad nito, bulls tag at saka cock. Pero as far as pwedeng nating gamiting pambrood cup. So mga boss, pick number 1, talakad yan. Regular station yan mga boss. So mga boss, ito yung ating
pick number 2. Ayan. Malaki siyang manok. Oh. Lahat naman ito, pare-pares ng bloodline. So, hindi na natin sasabihin kung anong bloodline. Dahil ito, kapag nakita nyo, alam nyo na. So, lahat ito ay isang bloodline lang. Same bloodline lang. So, check nyo lang. Pick number 2 natin, mga boss. Yan. High station. Magandang buto. Alam nyo naman, kapag ganitong bloodline, magandang buto. So, palakad. Yan. So, ito yung ating pick number 3. So, mga boss, napakagandang manok nito. Red eye. Tingin pa lang, alam nyo na kung anong klaseng bloodline. So, ito mga boss, ang kagandahan dito, sa edad nila, ay hindi sila lugon. So, ganito kaganda mag-maintain ang Red Game Farm pagdating sa feathering ng kanilang mga alagang manok. So, ayan. Oh, tingnan yung mabuti. Ito yung ating pick number 3. Palakad. Yan. Mga boss, ito yung ating pick number 4. So ayan. Check this out mga boss. Regular size, hindi ito overweight. Meaning hindi pala siya oversized. So regular size siya, ayan. Tingnan niyo mabuti mga boss. Oh, magandang mata. Pwedeng-pwedeng pang-brood cock. So tingnan niyo. Palalakarin natin. Yan. So mga boss, ito yung ating pick number 5. So ayan, tandaan nyo na lang, hindi na natin kailangan na i-demo ng mabuti. So ayan, halos lahat naman sila same, pare-parehas, walang walang unano dito mga boss. Lahat sila magagandang station, magagandang buto. So ayan, pick number 5. Palakad. Yan. So ito mga boss, yung ating pick number 6. Number 6. So ito. Oh, halos lahat sila mga boss. Oh, ito. Meron siyang cable tie. Ibig sabihin, personal selection. Pick number 6. Ito. Mahirap na lang magsalita kasi kasi is to believe na lang. Maganda ang manok dito mga boss. Kaya nga yun sa iba na yung mga nagsasalita na ang manok sa red ay reject. So, diyan kayo nagkakamali mga boss. Ang red, pagka-reject, kasama sa kanin. Ayan, palakad. Ayan. Good size. So, ito mga boss, yung ating pick number 7. Number 7. So, ayan, tingnan nyo. Sa itsura pa lang. Wag nyo naman sabihing reject. Kasi baka pag kayo napunta rito, sabihin nyo, sinungaling kayo. Hindi ako sinungaling, kayo. Ayan. Tingnan nyo mabuti mga boss. Ganyan ba itsura ng mga reject? Palakad. Pick number 7. Number 8. So mga boss, ito yung ating pick number 8. Yan. Number 8. So ito, almost sila lahat ay mahaba ang paa. Yan. Tapos magandang buto. Siyempre, magandang katawan. Kaya ang buo ito mga boss, halos lahat sila pwedeng-pwede niyong gamitin pang brood cock. Kapag ito ay nasa pakamay niyo na. Kaya mga boss, agapan niyo. Palakad, number 8. Yan.
So ito mga boss, yung ating pick number 9. So dun sa mga nagtatanong sa atin, tandaan nyo lang mga boss, kasi siguro kahit isend nyo yung picture, hindi natin ma-determine to. Medyo mahirap silang tandaan kasi halos sila pare-parehas ng muka, pare-parehas ng kulay. So mahihirapan tayo. Ito yung ating pick number 9. So palakad. Yan. Oh, ito mga boss, ito yung ating last pick. Pick number 10. So yan mga boss, so tingnan nyo. Again, high station. Oh, may personal cable tie ha. Oh, mamamaya kung ano na naman ibig sabihin yan. Oh, check this out mga boss. Ang ating Pure Gilmore Hatch. Pick number 10. So palakad. Oh, kita nyo naman, sa lakad pa lang. Astig na astig. So ayan mga boss, tayo ay natapos na ng pagsiselect ng ating mga iuwi sa Manila. Ito mga boss, papaalala lang dun sa mga nagtatanong, medyo mahihirapan lang tayo ma-determine kung alin sa kanila yung kursonada nyo. Kasi almost lahat naman ito gagamitin natin sa for business. Sa sabihin natin ginagamit sa ending game. So yun yung purpose mga boss kung bakit tayo pumupunta rito sa red. Siyempre, lahat naman ng tao naghahanap buhay, kailangan din mabuhay para tayo ay may pambili ng bigas. So ganun lang po kasimple mga boss. So ito, ipapaliwanag ko sa inyo dito, karamihan ng nakuha natin na Gilmore ay hindi sila full feather. So hindi, wag kayong mag-expect na sila ay full feather. So karamihan ng Gilmore talaga dito ganito, kasi nga hindi pa sila nagpapalit. So yun lang mga boss, abangan nyo ito pag nakarating ito sa Manila. So dito na natin tatapusin ang ating munting vlog. Sa mga boss natin dyan na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, mag-like po kayo at mag-share. And then hit nyo yung ating notification bell. Nasa ganon, maging updated kayo sa ina-upload natin na video. So again, gusto ko lang magpasalamat dun sa mga loyal na followers natin, dun sa mga good na subscriber natin, especially doon sa mga basher natin na parang bubuyog, bulong ng bulong. So yun lang mga boss, maraming salamat at good luck.